Guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys is tawag dito yung DXRT na maintenance bypass naman guys ang topic natin ngayon. So accessories muna tayo. Ito yung mga accessories niya, manual, then yung cable ng ito cable para sa 10 kVA tsaka sa 6 kVA, input output. Tapos ito yung kanyang mounting kit, railing. Ito yung sa ano niya, sa rack. Pang-mount sa rack. Tapos tire. So, ayan yung unit natin mismo, pinabit na natin. So, dito guys, ang setup niya is pwedeng nakaganyan, pwedeng nakatayo siya dito, or pwedeng naka-mount mismo sa rack natin. Or sa data cabinet, pwede yon. Kasi ito yung ikot mo lang to guys, yan. Ito yung reel, yung ano niya, mounting kit, yung tenga. Lipat mo naman siya dito, so pwede mo siyang lagay dito. So, ayan yung setup natin ngayon. Dito guys, yung connection para sa UPS, input-output. Sa UPS, yun yung papunta sa UPS. Tapos, sa kabilang side, ito yun guys, yung wiring na yun. Ayan, ito yung wiring na yun. Tumawid dun sa likod. Ito naman ay papunta sa normal power natin. Ito yung normal power natin. Nasa set up muna. Ito. Normal power. Tapos, pag maglalagay ka ng PDU or external na mga outlet, ayan siya. Ito yung output. Bukod dun, meron ka pa dito ang output na apat na IEC 10 ampere, tapos dalawang 16 ampere na outlet. Ayan. So, ayan siya. Sa pag mag bypass ka, so, since naka-online ang UPS ko, yan, online ang UPS natin. So, ang gagawin natin, procedure nito ay from online to bypass. Gagawin natin yung pinaka-standard is i-bypass mo muna ang UPS. Yan. Bypass na ang UPS. So, pag naka-bypass na ang UPS, double check mo kung may output ka pa din. So, dito ko guys, tinusok yung ating tester. Yun yung output natin, normal power, since naka-bypass tayo. Tapos, papatayin natin to guys, yung supply ng UPS para pwede mong ma-disconnect tong UPS natin. So, yun yung use niya para automatic mong ma-disconnect. Then, bago yun, tatanggalin muna natin ng takip. Yan. Para yung supply natin. So, ayun guys, narinig nyo. Tumutunog yung UPS natin. Nag-a-alarm. So, ang alarm niya ay naka-maintenance bypass tayo. Ayan. Maintenance bypass. So, in-open natin yung takip ng maintenance bypass. Transfer natin manually. Walang down tama. Yung bypass. Ayan siya. Ayan. Pag kinambyo natin to. Walang down tama. Ayan. Kakambyo natin yung breaker ng bypass. Okay. So, napansin nyo guys is walang nangyari dun sa ating output. Ayan siya. Nakakambyo na ng UPS to bypass. Then, saka natin papatayin yung UPS sub-input. Ayan. Tapos, ito yung isa pang breaker ng UPS input natin. So, once na tinester natin yan dito, wala na siyang supply. Pwede mo nang disconnect tong UPS. Or pwede ka na magpalit ng ibang UPS, ganun. So, yun yung use guys nitong maintenance bypass natin. So, sa pag-online naman natin, since napatay na natin tong UPS, naka-off na siya.
So, i-online natin ulit. CUPS, bubuhayin natin. Ayan, online. So, yung output natin guys is ganun pa din. Power on natin CUPS. Ayan, narinig nyo. Yun naman yung pag-transfer natin into online. So, from bypass, yan, cambio naman natin siya papunta sa UPS ulit. So, ito guys, walang downtime to. So, maganda to para sa mga data center na particular sila sa downtime. Then, saka natin kakabit yung takip. Ayan siya. Ayan yung switch guys. Sensor para dun sa bypass natin. Yan. Pansin nyo, ganun pa rin yung output natin. Naka-bypass. Yan. Nawala na yung tunog. Ibig sabihin, nag-on na yung ating switch. So, yun yung saka natin siya pwedeng buhayin yung UPS. I-online natin ulit. So, online natin. Ito siya guys. Online natin ay napansin nyo, wala na yung alarm niya na maintenance bypass kasi tinornil nyo na natin guys yung takip. So, ayun. So, then yung output natin guys is yun na, naka UPS on, naka on UPS na siya. So, 230 na yung ating output. So, yun lang yung ating pagkabit ng maintenance bypass natin. So, pwede na rin siya as PDU then maintenance bypass. So, yun lang. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Mr. C, guys. Thank you and bye-bye.